Guys, so for this vlog, tuturuan ko kayo ng kung paano mag live stream yung mga ginagawa ng mga streamer sa Facebook na nakikita natin kung paano nila yun ginagawa. So maaari rin tayong makapag-stream gamit ang OBS Studio. So ay, nung unang video ko, tinuruan ko kayo kung paano mag-mirror. So, ito yung rin ang isa sa mga magagamit natin sa pag-live stream, yung pag-mirror natin. Yung iba, mayroon sa mga gaming live stream, tsaka mayroon naman sa mga tutorial, like sa mga nag-live stream din gamit ang studio na ito. So una guys, i-open natin yung i-power mirror ito, tapos din sa akin power mirror. So dapat sa i-power mirror is nakakonect mo yung hotspot ng CP sa laptop para pwede rin guys na isang wifi connection lang yung magkoconnect mula sa CV at sa laptop. So any wifi connection, kung nakakonnect ka sa isang wifi lang, yung laptop mo nakakonnect din sa isang wifi tsaka CV mo, pwede na yung magiging isang daan o isang rason para magka-mirror yung CV mo at saka sa laptop mo. Okay. So okay. So ito. Okay. So yun. Na-mirror na natin. Tapos punta tayo sa OBS Studio. So itong OBS Studio, ito yung application na ito na yun. Okay, so dito guys, makakapag-set up tayo. So, X natin muna to. Remove. Tapos ito rin remove. So, ito yung itsura ng OBS Studio kung saan dito kadalasan ginagamit nila ang pagla-live stream. Gaya ng mga live streaming na makikita natin sa hangingay ng motor. Muna. Ito makikita natin sa hindi ko ito sa ini-edit, so yung mga ingay, pasensya na kayo guys. So kadalasan nakikita natin yung mga live stream, hindi na sila nagtuturo kung paano nito naging ginagawa. So ito yung basic lamang, so marami pa kayong matutunan dito sa OBS Studio. So dito guys, ito yung itsura ng OBS Studio. So, ating malapitan lang. Okay, so ayan. So, una is mag-a-add kayo dito yung button sa baba. At ang pipiliin nyo ay ang window capture. Ito. Tapos, okay lang natin. At ayan. Okay, so, mayroon dito ang pagpipilian sa window. Okay, so ang pipiliin natin is ang A-Power live stream. So ito. Ayan. Okay. So okay na natin to. So okay na siya. So dito guys, pwede rin kayo mag-adjust. Okay, so tapos open din natin yung video capture device. So dito, kung meron naman kayong mga video capture device gaya ng webcam sa laptop, okay na rin. So video capture device para sa kung gusto nyo maipakita yung mukha nyo sa live stream.
At pwede rin kayo maglalagay ng green screen sa likod para hindi makita yung nasa likod. So ito guys. So ayan. So okay. So okay lang natin. Check natin yung audio. Okay naman. Okay. So dito guys sa baba makikita natin ito. Pwede ito natin i-drag. So ayan. So pwede natin palitin yan. O palakihin, depende sa atin. So, tapos yan. Okay. So ang napakaganda nito guys is pwede kayong mag customize ng inyong live stream. So pwede natin ilalagay dito. Tapos yung iba dito sa phone is kagaya nito, meron silang tinatawag na gaming. Wala kasi akong nag-game, wala akong laptop. So magbi-video muna tayo. Tapos titingnan lang natin yung manonood muna tayo ng isang video. Halimbawa ito. Tapos kapag nasa ganyang hitsura na 'yan, so ito. So pwede niyo itong i-customize. So kapag naglalaro kayo gaya nito, yung iba kasi naglalaro ng mga Mobile Legends or di kaya yung mga pwede nilang laruin sa phone, tapos while naglalaro sila nagla-live naman sila gaya niyan. So dito sa phone nakikita natin yung iba naglalaro dito gaya ganyan, tapos kina-customize nila ito, pinapalaki. So pwede nilang maglagay ng dyan takay or ganyan. Tsaka yung camera depende kung saan nila ilalagay yan, palalakihin ganyan. Yung iba dito naman yan. So yung mga sa ganitong hitsura, ganitong stream, so pwede na silang pwede rin dito nila ilalagay sa baba, may ilalagay sila dyan o kaya kumbaga ano yung mga pwede nilang ilalagay. Mag-add lang kayo dito ng mga sources, pwede rin sa image. So maglalagay lang kayo ng image dyan, tapos hanapin nyo yung file ng image na gusto nyo ilagay. Halimbawa dito is halimbawa lang to guys ha, i-example lang natin to sa example ito. So yan. So kung meron kayong mga image na pwedeng ilagay, pwede rin ilagay nyo lahat no dyan. Halimbawa yung mga pwede rin maglagay rin kayo ng ano. So depende sa inyo yan. Tsaka browse nyo man anything na pwede nyo ito ganyan. So yan. So dito yung iba kasi marami silang ilalagay na mga advertise or hindi kaya yung mga number nila o hindi yung mga email ID, yung mga ganun, yung mga website o kung kaya yung mga link nila ganun. So napakadali lang guys. So kapag ito na-set up mo na yan, ito example na-set up mo na yan, tapos ito nasa phone mo na, naka-mirror ka na sa applications na in-open mo dito kasi guys. So kahit anong okay lang naman gawin natin. So ito halimbawa kapag naka landscape, so sa video nyo so, nakaka-landscape din yan. So yan. So pwede na tayong magsimula kapag meron tayong game. Halimbawa is so yan. At dito naman kapag magsimula na kayo ng stream, so click nyo lang tong live stream start. So ito sa baba yan, i-click nyo yan yung start stream, start streaming. Kapag na-click mo na yan, click mo kapag nag-start stream, co-connecting yan. Kapag nag-co-connect, so ibig sabihin is papupunta kayo rito, papupunta kayo doon. Pero bago kayo mag-start ng live streaming is kailangan nyo munang mag-set up
kung saan stream kayo o anong filter next no. Stream dito guys, so sa stream. Dito sa stream. So mayroon ditong pagpipilian sa service, YouTube, Facebook Live, Stream, Twitter. So mayroon ditong maraming pagpipilian kung saan kayo gusto magla-live stream. Pwede sa YouTube, pwede rin sa Facebook Live. So kadalasan nasa Facebook Live. So dito meron din yung GeoGames, so live stream. So ayan, Bilibili live. So marami kayong pagpipilian dito. So Facebook Live, kadalasan ito Facebook Live. Tapos kukunin nyo lang itong GetStreamK. At kapag nakapunta na kayo sa Facebook Live, so wala kasi akong load, so hindi natin ito. Kapag kinuha nyo itong GetStreamK, so maaari nyo i-copy paste doon kapag nagla-live na kayo sa Facebook Live. Okay, so i-okay nyo lang, i-apply nyo, tapos okay. So pwede na yan guys. So dito maaari nyo nang maaari kayong manood or mag-video, mag-live stream kayo, or di kaya gagawa ba kayo ng klase or ng video para sa inyong mga estudyante. Pwede din itong gagamitin nyo. At the same time makikita nyo yung maglagay kayo ng mga maraming windows, maraming clip dito sa OBS Studio. So napakaganda ng applications na to guys. Sana kung magkakaroon mo kayo ng live stream, di na kayo mahirapan, so may natutunan kayo dito sa ating munting tutorial. Okay, yan lang muna guys. So yung part 1 na kung paano mag-mirror, ililink ko dito sa description at mapapanood natin yung kung paano gagawa ng video live streaming sa Facebook, sa YouTube, o any social media na pwede nyong pwede kayo gagawa ng live streaming. So itong OBS Studio, napakadali lang siyang gawin at hindi naman siya mahirap. So sana natutunan kayo sa video natin. At ito lang muna guys. Shout out nga pala sa atin mga subscribers dyan. So sana abot tayo ng 1K subscribers. Please naman pa support sa ating YouTube channel. Pa-subscribe na din, paki-share ng video nito para mas marami tayong magagawang mga videos. Mga simpleng video lang, mga basic tutorial na hindi na kailangan ng mas mahirap o mas crucial na mga pagtuturo. Hindi na natin kailangan maghirap pa. So madali lang to guys. So sana may natutunan kayo. At hopefully kung magla-live stream kayo at kung nakuha nyo na ito kung paano gumawa, paano mag-set up ng studio, live stream, salamat din sa inyong panonood. Okay, so yan lang muna sa video ito at maraming salamat. See you on my next vlog. God bless.